Nestor, ilang bayan na ba sa probinsya ng Bulacan ang lubog ngayon sa baha? At gaano kalalim na ba ang tubig baha sa mga apektadong munisipalidad? Yes, Victor, magandang gabi. Nasa 10 bayan na sa Bulacan ang kasalukuyan ngayong lubog sa baha. At marami na rin mga nagsilikas ngayon at umaabot na ito sa nasa 691 na pamilya sa probinsya o at equivalent ito na nasa 1,400 na individual. Pasado alas 3 ngayong hapon ay nagpakawala ang Bustos Dam watershed ng 595 cubic meters per second matapos itong umapaw at umakyat sa spilling level sa 17.35 meters, mas mataas sa spilling level nito na 17 meters. Bago nito, alas 11 nga kaninang umaga rin ay nagpakawala na ang Ipo Dam ng 61 cubic meters per second matapos na umakyat sa 101.50 meters ang water level ng Ipo Dam. Mas mataas sa spilling level nito na 101 meters. Ayon sa Bulacan Rescue, ngayong gabi ay inaasahan nila na ang pagragasa ng tubig sa kalumpit, kasunod naman nito, ay sa bayan naman ng Hagunoy. Pinapayuhan na rin nila ang mga nakatira malapit sa mga ilog at bahaing mga lugar na lumikas na sa pinakamalapit na evacuation center upang wag nang abutan ng malalim na tubig baha ngayong gabi. Samantala, bukod sa kalumpit at Hagunoy, nasa 10 bayan pa sa Bulacan ang lubog sa baha ngayon. Sa syudad ng Mikawayan, umabot na nga ng lagpas tao ang baha sa parting barangay Bagbaging, Iba at Saluysoy. Sa bayan naman ng Marilao, sa barangay Marinel, Northville 4A at 4B ay umabot ng hanggang bubong ang baha. Bukod pa ang nagkalat ng mga basura, hindi lang bahay ang lubog sa baha. Kahit ang MacArthur Highway sa Mikawayan, Marilao, Bukaw ay lubog din sa baha. At marami din ang mga nasiraan ng mga sasakyan at na-stranded na sasakyan dahil sa malalim na tubig. Marami na rin ang mga nag-rescue at sinakay ang iba't ibang mga presidente sa bangka at maging sa rubber boat. Ang Vice Governor nga ng Bulacan na si Alex Castro nagawa pang mag-live sa rumaragas ang tubig ba sa Marilao. Panuli sa ating lahat. Nandito pa rin tayo sa Marilao. So ito yung crossing ng Marilao. Yung current, makikita ninyo hindi makakadaan. Parang hindi makakadaan ng tao, hindi makakadaan sa sasakyan dahil sobrang lakas ng current. Pati yung rescue natin nandun. Hindi pa makatawid yung bangka natin dahil sobrang lakas ng alon. Kasi delikado. Nandito kami ngayon para kukunin. Tatawid lang namin yung bangka dahil meron tayong mga re-rescue na mga kababayan natin dito sa Marilao. Bukod sa Marilao, maraming bahay din ang sa bayan ng Bulacan ang lubog sa baha sa barangay Taliptip at Perez, habang nagpasita ang baha sa Balagtas, sa barangay Wawa, Panginay at sa barangay Malis naman sa Giginto. Sa Malolos naman, problema din ang tumitirik ng mga sasakyan sa MacArthur Highway sa parting Tikay. Ang iba, kumikita ng 20 pesos kada biyahe sa mga sinasakay nilang motorsiklo sa kolong-kolong para lang makatawid sila sa baha. May mga jeep rin at nagawa rin tumirik sa baha at tinutulak na lang ito ng ilang mga residente. Maraming ba mga tumitirik na sasakyan ngayon? Opo sir, lalo na yung mga jeep, tumitirik po. Dahil malalim yung tubig. Medyo pinsan po. Hanggang dito po. Lampas na ang tuhod. Tapos, ano ginagawa nyo? Ano sir, sinasakay namin yung mga motor na kasi namamatay. Magkano po ang bayad? Depende po. Kung may magbigay, okay na. Kung hindi, okay rin naman po. Pero magkano may nakalakan ang bayad? Nagpapababa po, 20. Samantala, marami na ang mga kababayan natin na mga nag-evacuate sa mga evacuation center sa Marilao, Mikawayan, Balagtas, Malolos, Ubando at sa Bulacan-Bulacan at ang mga nagsilikas dito sa mga paaralan at iba naman ay sa mga covered court. Samantala, may mga lugar na rin sa mga barangay na apektado ng baha sa Bulacan ang wala ring kuryente ngayon dahil nga sa panganib na sila ay makuryente dahil sa lalim ng tubig. Sa ngayon, Victor, dito ako sa lugar ng Kalumpit, Bulacan, kung saan
ay expected kasi dahil nagpakawala kanina alas 3 itong Bustos, dadating yung tubig dito 5 hours. Kaya mga alas 7 nga ngayong gabi yung pagdating ng tubig dito sa Kalumpit. At diretso ito, kung mapapansin mo, ito Kalumpit ito at diretso dito sa Hagunoy. Kaya yung baha dito, mayroon ng baha pero mas tataas ito dahil alas 7 ngayong gabi ay dadating na nga yung tubig na nanggaling sa Bustos Dam. At yung Ipo Dam naman kanina yon mga bandang alas 11, 8 hours ang biyahe nun papunta dito. Kaya expected na rin na magsasabay itong Bustos at Ipo Dam, yung tubig dito sa Kalumpit at maging dito sa Hagunoy, Bulacan. Kaya yan ang ating problema dito ngayon at pinapa-evacuate na yung mga kababayan nating malapit na sa na mga residente na nakatira sa mga ilog, Victor. At yung latest live mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat mula dyan sa Bulacan.